Last day na namin ngayon. So, back to reality na naman. Ibig sabihin, back to work. So, dedicated to sa mga taong nagsasabi na puro lang trabaho sa Canada. So, ano ba yung gusto niyong gawin sa Canada? Kayo mamimili ng buhay niyo kung puro lang kayo ng gusto niyo ng trabaho or bigyan niyo ng kaligayahan yung sarili niyo. Ang ibig kong sabihin, bigyan ng sarili ng kaligayahan. It's your choice kung anong gusto niyo ng kaligayahan and deserve you. Morning mga ka-perks. So, other day. Umaga na naman. So, kailangan na mag-breakfast. Ano natin yan eh? Itlog. Saka hotdog ba? Hotdog. So, mag-prepare lang ako. Kakain tayo mamaya. Kape muna tayo mga ka-berks. Hindi pwedeng sabay-sabay gawin dito. Isa lang ang lutuan. So, hindi ko na nirecord yung pagkuha ko ng ice kasi wala kaming tubig. So, kumuha ko ng snow sa labas. Yun ang pinalinis ko dito sa ano, aking kawali. Kita nyo ba? Ayan. magluluto kami ng hotdog saka itlog. Ay ba ang itlog? Hotdog muna. Show up na si Sunshine. Sunshine in the morning. Ah, so beautiful. Hot dog. Saktan mo na lang. Di ba may ano dyan? Sarap na yan.
Bumuka na ba? Pag bumuka na, pwede na. Siguro yung itlog dyan, oh. Abot mo yan. Ayan. Thank you very much. Tama na. Masobrahan mo. Tama na. Abay ka nang kulang naman. Paraan. Pepper in. So pag ganito ang lutuan mo, wala kang control sa yung hinaan mo o lalakasan mo, so kailangan mabilisan ang tansyado mo. Ang ganda ng lutuan, ano, mga kabirds, Pinoy na Pinoy, kung saano yan gatong. Bakit di ka kumbinsido? Hindi, itong pot holder ko. It's dumidikit. Ba't kahapon hindi dumikit? Hindi siya non-stick. Pag, siguro pag in-vlog, oo. Scramble egg na? Oo. Wala eh, dumikit na. Oo. Mainit na masyado. Pumunti na. No, there's another set. It's just for you. Okay. Other set. Yay! Kakain na. Malapit nang kumain. Kayo mga kaberks, anong breakfast nyo? Anong favorite nyong breakfast pag nagka-camping kayo? Or hindi kayo nagbe-breakfast dahil usok! Namatay na yung nagluluto. Namatay na. Mausok. Tinanggal namin yung ano. Masyadong mausok. Hindi namin alam kung bakit. Nagpukit naman yung nagluluto sa loob. Dahil sa mantika. So, yun. Ang solusyon. Dahil hindi masyadong malamig ngayon. Ayan. Gumana siya. Kaya na. Hindi kasi sa camera. Hindi. Sige. Kaya muna tayo. See you later.
Is this mine? Yes. Sa Philippines, hindi siguro ako makakain na masarap na hotdog. Kung janitor lang ako. Kawawa naman. Mahirap ang buhay. Pati na lang napapunta ng Canada. Ang masasabi mo? Paminsan-minsan naman, pwede bumili ng pure food sa hotdog. Ang pamahalan nga lang. Sa tingin mo? Ay no. Sa palengke na lang bibili. Mas mura pa yung hotdog. Kulay pula din naman siya. Ang mahihirap sa atin. Ang nakakain nga nila, yung ano yung tawag nila dyan? Yung wag-wag ba yun? Yung mga tira-tirang pagkain? May mga homeless naman yun. Mga homeless yun. Ay, iba pa ba yun? Oo, iba yun. Hindi naman, pagka may sweldo ka, mayroon kang kahit pa paano, makakabili ka. Tulad na ng mga nasa MMDA? Oo. Yung mga nagbawalis, meron din naman silang sweldo. Minsan naman, di ba ang wage naman sa atin, iisa? Pag sumusweldo ang isang tao ng 500 pesos a day, it applies to everyone. I don't know the law in the Philippines. That's minimum wage, right? So no matter what is your job? I think so, yeah. Kasi nga, minimum wage na. Ang medyo naiiba lang siguro yung nagpasang bahay, nagot sa iyo ang sweldo mo lang is ganito, di ba? Na kahit taga MDA kayo ng street sweeper patawag mo, I think pareho rin ang sweldo. Para tayo, minimum wage dito, $16, yun? Per hour. 16 talaga? Dito nga lang is ano. 16? No, it's 16 already. Really? Oh, alam ko 16 na. Bakit sa hospital yun? Hospital is 17. Yeah. Pero syempre, isa ka mahal ng ano, mahal ng pagkain. Hindi nabibili ng ano. Pag nasa Pilipinas ka, mahirap ka makapag-travel. Diba? Isa sa mga privilege ng nasa ibang bansa, nasa abroad, lalo na sa North America, yung madali ka makapag-travel kahit sa ibang bansa, diba? Sa Pinas, pag ordinary ka lang tao, mahirap pang ka mag-travel. Passport pa nga lang, mahirap. Kaya nga. Ang pagkuha ng visa, di ba? Pag Canadian citizen ka, marami kang privilege. Pero pagka permanent residence ka, kailangan mo pa rin mag-rearrange ng visa mo. Yeah. Yun ang kaibahan. Kasi pag Canadian citizen ka, maraming country ang upon arrival, ang visa mo. So, ito yung continuation ng usapan namin kahapon na it's more fun in the Philippines. Pag may pera ka nga. Kung may pera. Masarap sa Pilipinas. Ito para lang sa akin. Masarap sa Pilipinas dahil nandun yung family mo. Pero overall, kung sasabihin mo sa akin yung mismong Pilipinas, hindi ko masasabi na mismong Pilipinas eh masaya sa Pilipinas. Kasi maraming disadvantage sa atin kaysa dito sa Canada. Kasi, ba't na pa
mag-a-abroad, diba? Anong reason mo? Ba't ka mag-a-abroad? It's more fun pala sa Philippines. Parang, ano lang siya, contradict lang. Parang, hindi mo ma-justify. So, yung mga nanonood, kayo, mag-comment kayo. Baka i-open-minded nyo ang isip ko. Baka magbago ang isip ko. May magagalit siguro. Kanya-kanya nga yun ang point of view. Maganda sa kanila, hindi maganda sa iyo. Ganun lang. Hindi naman, hindi naman na, ikaw yun. Kaya masasama mo, ikaw yun. Yeah. Sa iyo yun. Pero, ang tanong, ba't ka alis sa isang bansa kung masaya doon? Mayroon, yun lang. May mga umaalis kasi nga, mahirap kumuha ng trabaho sa Pilipinas. So, it's not fun. Pero bumabalik pa rin naman yung iba. Kahit kasi, na sarapan sila. Kasi nga, For vacation. For the family. Mm-hmm. For vacation. Pero yeah, bumabalik pa rin naman sila sa kung saan sila, sa Canada, kung sa Canada. Yeah, hindi naman sila nag-i-stay na matagal. Ang sabi kasi nila, mas masarap daw sa Philippines, mag-retired pa rin. Isa pa yan, yung pagre-retirement, di ba, sabi, lalo na dito sa Canada, sasabihin, oh, 6 months doon, 6 months dito, yung mga ganong plano. Siguro masarap gawin yon kung may pera ka, yung na-prepare mo yung sarili mo ng ano. Kasi hindi naman lahat na nag-a-abroad eh bata pa. At hindi rin nag-a-abroad nung kahit bata pa sila. Hindi naman nila kaagad napapriority yung sarili nila eh. Napapriority nila yung kamag-anak nila sa Pilipinas na tulungan. So hindi kaagad nakakapag-ipon. At hindi kaagad na-prepare yung pagre-retire nila. So iyon eh aasa lang sa pension ng government. Eh, yung pension ng government, eh, depende pa yung sa contribution mo. Kung malakas kang kumita, di malakas din ang contribution mo. Kaya, eye-opener yan sa mga bago pa lang na pupunta at pumupunta na. Pagbata kayo, magtitira kayo ng para sa inyo. Huwag niyong ubus-ubusin para sa pagtulong sa ano, eh, prepare niyo rin yung para sa future niyo. Para sa retirement mo. Kasi minsan, katulad natin, late na tayong nagtabi para sa atin. Late na. Eh kayo, mga padating pa lang kayo o kadarating nyo pa lang, eye-opener na magtatabi kayo ng para sa inyo konti. Huwag niyong ubusin para lahat sa kanila. Huwag na kayong gumaya sa amin. Na it's too late. Na actually, it's not too late, but it's late. Parang ganun. Although meron pa rin naman kaming naiipon, di naman ubus-ubus biyaya, but mas masarap sana kung mas maagang nakaipon ng konti. Kaya eye-opener yan sa mga ibang padating pa lang at bago pa lang mga pamilyang padating sa Canada. Huwag payabang. Huwag payabang katulad ng? Nung mga katulad ng iba na, ay nasa Canada na ako, I'll buy this BMW. CRB. Tapos pagdating sa Pilipinas sabihin, oh, ang ganda naman ng chikot mo, pre! Hindi nila alam, utang. Utang lang. Kahit naman ata sa Pilipinas, yung mga may sasakyan, utang lang din naman yun eh. May finance din sila, di ba? Hindi naman yun, bibihira naman ang nagka-cash doon. Ewan ko lang, di ko alam kung anong kalakaran sa Pilipinas. Yeah. Lahat to ay nuutang dito. Binabayaran lang. Pero kung matalino ka nga, hindi ka uutang kasi nga malaki po ang interest ng bawat bagay-bagay dito. Kahit ang paggamit po ng credit card, malaki po ang interest. Yung credit card, pag-uusapan natin yun sa next video na. Para naka-details siya. Yeah. Iba-iba. Kasi mayroon naman na gagamitin ang credit card ng Wisely. Na magbe-benefits ka. Susunod na po niya yan. Topic niya yan next week. Next time. So, yun. Gumawa kami ng tambayan dito. Para hindi naman kami laging nasa sasakyan. Ano naman silbi ng
pag-outdoor kung lagi nasa sasakyan. Kasi sobrang hangin, kaya tinakpan namin para naman hindi nasa mukha. Maghakot lang kami ng kahoy. Kasi ayaw namin gamitin to. Kasi magbo-barbecue kami mamaya eh. This is the life of camping. That's why we love camping. Ano, kumapit na? Kapit na. Ano ito, magandang brand na to? Wala kwenta. Para maaga kami makapag-dinner. Start na kami mag-barbecue bago pa lumamig ng lumamig. So, yeah. Dagil ka. Sila? Eh, sabi ko
kasi ang punta lang naman nila dito ay magtanaw lang ng Abraham Lake. May kahoy pa. Pag nawala na yung kahoy na yun, pwede na pa. Sarap na ulam. Gabi na, mga kaburks.
tingnan natin kung anong ginagawa nila. Parang pupunta ata sila sa lake. Hindi mo kung bago pa sila. Frozen lake yan. Ayun o. Wow. Amazing. Galing. Yeah, matapang. They are truly Canadian. They know what they're doing. Holy cow. Yun, nandun na sila sa ice mismo. I think mag-ice fishing sila. See, I told you, they're going down. Whoa. Right? That's heavy. That's brutal. My God. No, they know what they're doing. But that's heavy. They are truly a Canadian because they know what they're doing. For sure, they're doing that for a long time. See? Trailer yun, mga kaburks. Mag-ice fishing ata sila. See? Nandun na sila sa baba. Oh my God, that's heavy. Eh, solid ano naman yan eh. Solid ice. Yeah, but still. Wow. Wow. Good luck to them. Sana makakatch sila ng fish. Para naman worth it yung pagpunta nila doon sa gitna ng ice. Puno na. Ice. Huh? Tunaw na. Ano? Dala na tayong fire. Good morning, mga kaburks. So, nag-breakfast lang kami. Tapos, ayusin namin yung nasa likod. I-impake na namin. So, kape muna tayo. So, cheers! So, last day ko na ngayon dito. Back to work, back to reality. So, panoorin nyo ang aming short getaway dito sa Abraham Lake. See you next time. Like and subscribe.
madulas ang daan. Di makaandar. Makalabas.